Guys, dito kami sa ano, sa Golden Crow. Birthday kasi ni Mr. Paddy. Ayan. Kasi Ma'am Nadu. Hello. Naglo pa lang kami, guys. Kasi nasa ano pa. Nasa division office pa yung iba. Ayan, tignan natin. Maganda dito, guys. Ito yung sikat na kainan dito sa Valenzuela. Kung gusto nyong pumunta, i-re-rate ko siya mamaya. Tignan natin yung mga food para bisitahin niya mamaya. Maganda siya dito. Ayun, mainit sa labas. Pero may service naman kami. Daming tao. Masarap ang mga pagkain nila dito. Masarap talaga. Masarap talaga, yes. Come join us. Are you pregnant? Guys, madami na kaming food kasi wala pa yung mga kasama namin. Ayan o. Oh. Ayan na si madam. Ayan na sila ma'am. Ayan, dumating na yung aming boss. Ayan na siya. Hello. Hi, ma'am. Super light. Guys, madami na food. Nasa Dio pa sila. Ma'am. Guys, kompleto na sila. Yes, okay guys, we're ready na ang tingin. Magkano bang ang baga natin? Ayan, ito ilang kong baga. Si Ma'am Balu. Ito kumari kung maganda na. Malakas siya sa Eat All You Can. Mag Eat All You Can yan! Ito naman si Pabebe kung bakit. Ilabas natin kung paano. Hindi, parang ganito. So, kailangan ko talaga. Sige. Ang dami namin, ano, guys, so, dami namin itira. Sir, bagus. Ang dami 500. Kumita ka pa dyan eh. Ayaw ko yung tikim-tikim na kain. Kumita ka pa. Yan ang dahilan ko bakit kayo yung invite. Ayaw ko lang sa kainan. Okay na. Yung tikim-tikim, bilis kumabasa. Tikim-tikim. Paano ka na kami hindi mo pagkakain? Eh, di lang pang lapang. Kaya nga pag yun, saan lapang na... Hindi na tatatang. Ano? Pwede mag-post kasi... Kamusta kayo? Ano get up dyan? It's past 10 in the evening and ito, mag-isa pa rin dito sa bahay and yun. It was a long day for us. Ang daming ganap, ang daming mga nangyari sa work. Minsan kailangan lang natin ano, kailangan lang natin makinig, kinakailangan lang natin kinakailangan lang nating magbigay ng comfort or kinakailangan lang natin na obserbahan ang mga sitwasyon. Pero pag may mga kaibigan ka na concern kahit hindi naman sila humingin ng tulong sa'yo, parang at least you have to do something for her or for him. Ayun. And yeah. Ang aking realization for the day is ano talaga, there are people talaga na ano, hindi madaling makamove on. May mga tao talaga na kahit mababaw na bagay ay napapalaki nila, malit na issue napapalaki nila. May mga tao talaga na it takes hard for them to forgive somebody or you know mapapatanong ka na lang minsan sa sarili mo bakit may ganung mga tao na ano na minsan madali lang naman magsabi ng it's okay, let's move on and kalimutan natin yung mga nangyari. Just don't know kung saan sila nang gagaling. Ganun talaga siguro, iba kasi ang tao. But in my case kasi, oo, madali akong mapikon, madali akong mainis if
there are somebody who are talking against me behind my back, especially. Pero at the end of the day, wala namang mananalo pag pag magpaparinigan or magpapamatigasan, wala namang mananalo sa ganun. So dapat lang siguro na malawa ka lang yung pag-iisip, at we always have to put boundaries between our job and our personal relationship with the people around us. No, pag trabaho, trabaho lang. Pag if the situation is personal, if the matter is personal, and hindi siya dapat ini-integrate sa work, kasi ngayon eh, kahit gaano ka professional, kahit gaano kaganda ng takbo ng career mo as professional, kahit gaano kataas ng position mo, if wala kang wala kang malawak na pag-unawa, lalong-lalo na sa pagkikipagkapwa mo, talo ka pa rin, daig mo pa yung mga taong hindi nag-aral talaga. Napakadali lang naman unawain yung pag-move on. At napakadali lang naman unawain yung point of separation between personal matter and work. No? Nakakalungkot lang kasi ang daming affected. No, ang daming nalulungkot, ang daming may mga sa mga sitwasyong katulad niyan, may mga nagkikisawsaw, merong mga basta ang dami. I am not referring guys for a specific situation. Napakadami hindi lang isa. May mga ganong pangyayari kasi this past few days and today. Ang dami-dami. Siguro importante na lang, we are just, you know, a temporary part of this, a temporary character of this world of you know, sa mundo, mga temporaryng character lang naman tayo. Siguro it's better to value the real meaning of brotherhood. No, yung pagiging magkakapatid. Kasi isa lang naman ang mga pinanggalingan natin. Sa taas siya lang naman ang mga nagbigay sa atin dito. So, yun. Medyo nasasad lang ako, guys. Kasi naapektuhan ako pag ganun eh. Pag may mga bagay na ganun. Although hindi ko naman na kinakailangan maapektuhan. Pero ba't ganun? Siguro, ganun lang talaga siguro. Differences. And pasensya na kayo, naka-mask. Ayan. Bukas may mga darating na magtatrabaho doon. I'm so excited. Ipapakabit ko na yung mga lamp na binili namin ni Commander. And Diyos ko, napakabusisi ni Commander. Tumawag, nag-usap kami kanina through Messenger. Nag-call kami sa Messenger. Kinakailangan sukatin yung ganyan, kinakailangan tamang-tama yung center, tamang-tama yung pagkabit nung ano, sa dapat center siya sa dining, center siya sa sala. Ayun, nakaka-stress si Commander. But anyway, ako lang naman ang nandito. I'll see to it naman na masunod yung mga advice niya, at kung hindi, masunod, ligpit na ako kasi ayokong magtatrabaho bukas na andun yung mga iba naming gamit sa
at ipinasok ko na sa yung ibang mga gamit para hindi maalikabukan kasi magtitik-tik sila ng ceiling. Ipinasok ko na sa guest room. Ayun. So, tapos yung sofa namin, siguro babalutin ko na lang siya tawag dito, ng blanket na hindi na namin madalas ginagamit. Para hindi naman siya malikabukan, tapos maglilinis na lang ako. And yeah, tomorrow, ang schedule namin is, ang schedule ko actually tomorrow is manunod ako ng contest nung team namin sa school, magko-compete sila ng dance sports. And it's 5 o'clock, sana matapos kasi from 8 o'clock din dito yung trabado, sana matapos sila na maaga para makapagligpit ako, para makaalis ako ng maaga kasi I really want to go. And bilang support na rin dun sa teacher ko. And our friends ay manunood, mga friends ko sa work, and we're also planning to try the Japanese, an authentic, according to a friend, authentic Japanese resto. It's not really a big resto, it's just like, ano siya, bagong bukas lang siya, somewhere in Valenzuela. Titikman namin yung kanilang authentic ramen kasi Japanese din talaga nagluluto. So that's our schedule tomorrow, and I'm praying that things will get done earlier so that I can prepare for the dance sports kasi gusto ko pinapanood yun. Ayun guys, tingnan natin kung ma-video ko bukas yung magkakabit, but definitely I'm going to let you see the lamp. I will video it once it is na-install na siya sa ceiling. And yeah. So that's all for today. For today's vlog, guys. Keep inspiring everyone. This is Chad Chaddy saying thank you for always watching my videos. And so please hit like and don't forget to subscribe. This is Chad Chaddy saying good night, guys. I'll see you again tomorrow. Thank you for watching my vlog. Bye-bye.